sabi kasi dito sa Handbook of Instructions, sa, yan, sa 24.3.4, financial sacrifice is part of missionary service. Missionaries and their families have primary responsibility. Ulitin ko, missionaries and their families have primary responsibility for contributing financially to missionary service. They should make appropriate preparation and sacrifice. They should be financially self-reliant to the extent possible in meeting contribution commitments. Okay? Tanungin ko lang yung mga present natin ngayon. Nagkaroon ba kayo ng aha moment ngayon na yung financial preparation ay parte pala ng inyong preparation sa pagmi-mission? O alam nyo na to dati? Ano po yung brother Mark? Alam nyo na ba to dati na ang financial preparation ay kasama dapat sa inyong paghahanda ng mission? O ngayon nyo lang nalaman? Alam na po. Okay, good job. Sabi rin sa section 24.3.4.1 ng Handbook of Instructions, young candidates who have prepared according to their ability should not be delayed from serving for financial reasons. Ibig sabihin, hindi dahilan na hindi mo mamimit yung 368,000 ba yun, Dex? O, hindi dahilan yun na... Hello, hello, hello. Naririnig na po? So, yun po. Except po sa sinabi po ni Sister Jamela na mag-provide po ng small business. Ang isa rin po sa magagawa po natin is mag-quan po, tawag dito, maghanap po ng sidelines na pwede pong pag-applyan yun.
your friends. Kapag hindi talaga pa rin kaya, isa-subsidize tayo ng church. Then, ito, cash for work or service. Sabi ni, kanino ba to? Sabi ni Dexter, saka ni Claudine, cash for work, mag-service. Pagtatrabaho, pagtatrabahuan. Okay? Ako, nung nag-mission ako, naalala ko, yung mga leader kasi namin, ayaw nila na inaabutan lang kami ng pera. So, ang gagawin nila, magpapakarwash sila ng kanilang mga sasakyan. No? Isang sasakyan lang yung kotse lang yung ikakarwash namin, apat kaming magkakarwash doon, bibigyan nila kami tigpa 500. Oh, di ba? So, pang-ano lang na para hindi kami masanay na humihingi lang. So, we have to work for it. Cash for work or service. Again, we have to remember, missionary work is a personal commitment. And third, paano ba tayo kikita ng pera? Kundi, learn to sell something. Sabi nga ni Jamela. Tama yung start yung na training sa inyo. I hope i-apply nyo. Makuha nyo mga principle. And challenge ko sa inyo na nandito at saka yung mga makikinig dito, yung pang upfront payment nyo na 2-4, i-challenge yung sarili nyo. Galing nyo sa sariling bulsa nyo. Pagtrabahuan nyo. Bakit ba may upfront payment? Kasi alam ng simbahan sa Pilipinas. Gastos niya ay sa sarili niya lang bulsa. Okay? Ano yung ginawa niya at ano yung naging blessing nito sa kanya. So, alam ko kilala niyo to.